Yan, good evening po sa inyo. Pupunta po kami manghuhuli ngayon ng exotic na pagkain dito sa amin sa Cagayan. Dito po sa city ng Cagayan. Pupunta kami ngayon manghuhuli ng exotic na pagkain sa mga maisan. Mamaya po makikita nyo kung ano kaya yung exotic na pagkain ngayon. Yan, ito po yung sinasabi namin na exotic na pagkain. Tipaklaw. Ayan, yan po ang hinuhuli namin. Yan, tapos bukas papakita namin sa inyo kung paano siya lutuin. Morning po sa inyo mga kasaka. Yan, bago po kami pupunta ng bukid. So, mag-aalmusal muna. Pero bago yan, lulutuin namin yung tipaklong ito na hinuli namin kagabi. Ito ang aming pang-ulam. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano namin ito nilinisan. So, ito po yung may pakpak siya. Ayan. Tatanggalin natin ito. Ayan, tatanggalin natin yung kaay niya na dulo. Ayan. Tapos, yung kanyang pakpak. Ayan, bali magiging ganyan na siya. Ayan. So, ganyan na. Dito po sa Tugaygaraw, maraming silang alam na exotic na pagkain. Dito ka lang din lahat ito natutunan kainin. Kasi sa probinsya namin, sa Mindoro, hindi namin kinakain ito. Kahit yung sa Lagubang, napakaraming sa Lagubang doon sa amin, pero hindi namin kinakain. Kaya pag uwi ko, pag okay na, ang lahat, pag wala na si COVID, yan. Pwede ko palang hulihin yung mga salagubang dun sa puno ng niyog at sa iba pang puno na dumadapo. At lulutuin ko talaga. At papatikin ko sa pamilya ko. Sa Mindoro. Sabi nila dito, yung ganitong matulis ang ulo, yung klase ng tipaklong, ito daw yung pinakamasarap na klase. Pero madalang kasi siya. Medyo matagal lang siyang linisan kasi maliliit. Mamaya, kapag matapos po natin itong, matapos po itong linisan, papakita ko sa inyo kung anong klase yung pagluto nila dito. Bali pang ilaw ko palang times to na kumain ng tipaklong dito. Pangatlong beses pa lang ngayon. Pero yung unang beses, binili pa namin. Kasi madalas sa farm kami na high stay. Noong hindi pa na-aksidente yung asawa ko. Nabali bumibili lang kami ng ganito.
Basta po namin nalinisan, ito yung pinaglinisan namin. Ito na sila lahat. Yan. Hugasan na po. Tapos papakita ko sa inyo kung paano siya ginito. Ayan po, nahugasan na natin yung tipaklong. So, lulutuin na natin. Lagyan natin sa frying pan. Tapos lalagyan natin ng ricado. Thank you.
Ayan, depende po sa inyo kung gusto nyo isaw-saw sa suka. Ayan. Or, hindi nyo na isaw-saw sa suka. Kain na tayo. Kain tayo. Tipaklong ulam. Sarap siya. Para siyang hipon. Kain na, tapupunta tayo ng bukid.